Hello, magandang buhay muli. Ayan, ako po ang inyong lingkod, Rhea Parulan. Sa mga nagnanais po o nagtatanong kung ano ang gamit na mahusay o maaaring pangontra sa kanilang bahay o pwede rin na daladala nila personal, narito po ang isang uri ng kahoy na naging bato o dignum. Dignum na naging bato o naging crystallized na sa tagal ng panahon. Alam naman natin na ang dignum ay isang mahusay na gamit pangontra, pandepensa, pangtaboy ng masasamang espiritu, elemento, at ito ay pangontra din sa kulam, bati, usog, o barang. Ito ay nagtataglay ng pamproteksyon sa sino mang magdadala o gagamit. Kung ikaw ay biktima ng gawang tao o kulam, maaari kang magdala o magtanga ng anumang uri ng dignum sapagkat ito ay may otomatiko ng pangdepensa laban sa sumpa o galit. Lalo na kung ito ay may San Benito. Ang San Benito ay kilala natin na isang mahusay na manggagamot ng nakaraan 1,000 taon na ang lumipas. Siya ay isang manggagamot sa mga nakulam na bati, na usog o isinumpa o may bulong ng demonyo o masamang espiritu. Ito po ang Dignum Siete Virtudes na may San Benito. At meron din na ibang uri ng dignum na magbibigay protection sa atin. Ito ang dignum, tatlong persona. At ito naman po ang Holy Face, ang ating tagapagdiktas, dakilang lumikha ang ating Panginoong Yesu Kristo. Maaaring ito ay isuot nyo tuwing kayo ay lalabas ng bahay at kung kayo po ay nabiktima ng kulam. Mawawala o mawawasak anumang sumpa at anumang gawang masama sa inyo kapag kayo ay may dala ng dignum. Iyan po ay mahusay na pamproteksyon. Alam natin na ang dignum ang siyang kahoy na ginamit kung saan ipinako ang ating Panginoong Heso Kristo na siyang nagbuwis ng buhay para sa ating lahat upang matubos ang lahat ng ating kasalanan. At ang dignum din ay napakahusay sa mga karamdaman. Maaari kang kumayas ng kapraso, kahoy, at ilagay sa tubig na maligamgam at ito ay hahawa na sa tubig at saka mo inumin. Ang bisa ng dignum ay gagana sa loob ng iyong katawan upang pagalingin ang anumang karamdaman na meron ka. At kung ikaw ay isang manggagamot, ikaw ay maaaring magtanga ng dignum at ito ay idikit mo sa katawan ng may karamdaman. Kung ito man ay may sanib, siya ay mapapasok sa hawak mong dignum. Maraming manggagamot ang tingero, ang tingera, ang mga nagiging biktima ng kulam o nababati ang siyang nagtatangan ng dignum. Ngunit, ang sinasabi nila na ang kahoy na ito ay maraming replika. Paano malalaman kung tunay o hindi ang dignum na iyong tangan? Kumuha ka ng isang basong tubig at ilagay mo ang kahoy. Kapag ito ay lumubog, ito ay natural na dignum. At kung hindi naman, maaaring ito ay kinulayan lamang ng jobos o kiwi para umitim at masabing ito ay dignum. Para sa mga nagtatanong, yan po ang aking kasagutan. Ito po ang inyong lingkod na si Rhea Parulan. Mapagpalang araw po sa lahat. Huwag kakalimutan ang pagtitiwala at pananalig, pananampalataya ay isa nating matibay na sandata. Huwag makakalimot humingi ng kapatawaran. Huwag makakalimot magpasalamat para mapagbigyan ang ating kahilingan at dagdagan ang sipag at tiyaga para sa mga biyayang dapat